Congratulations sa anak ako, pinag-iintayado tayo ng Maela Abuseho. Yung kwento ko ng saan ako pinaglihi ay it's a proof that meron pong clamor for queer stories, queer narratives. And masasabi ko pong galing po talaga siya sa puso namin. And shoutout po sa writers ko si Paula at si Sean Romero, my co-writers. Sila po yung nagbibuhay ng kwento. At ayun, patuloy natin supportahan ang mga kwento ng mga bakla, tombo. Naging blockbuster dahil sa demand ng manonood. Indikasyon ito ng audience attendance minsan sa susunod na hakbang ng pelikula. That's right. Ang panalo sa mga manonood para sa full-length film category ay... A Love Story by Carlo Obispo. Thank you so much for this award. Maraming salamat sa Pure Gold for providing us this platform para may kwento ang mga kwento na gusto natin ikwento bilang mga filmmakers. Napaka-special ng award na to para sa akin. And kagaya ng nasabi ko sa crew bago kami mag-shoot, first time ko po gumawa ng mainstream genre. And sabi ko, it's going to be a very challenging and special project for me kasi nga yun, the first time kong gumawa ng rom-com, ganyan. And this one is a very sweet and magical award kasi encourage niya ako to explore more into magtagalog na nga lang kasi tayo. So binibigyan niya ako ng like opportunity para ipagpatuloy para ma-explore ang paggawa ng more mainstream materials, and sana po suportahan niyo kami, suportahan niyo kami mga actors, sa mga newbie actors namin, sa mga susunod na mga proyekto. Maraming salamat. Student short film jury para makilala natin kung sino ito. Now may we call on Mr. Lito Zulueta to announce the winner of the Panalong Karangalan mula sa mga Orado. This is the special jury prize for short film. Ang Panalong Karangalan mula sa mga Orado ay binibigay sa Tex Fine Dad and Something 2266 by Kev Halter Cabindian. Sa jury, super hindi namin nakalain actually na magbibigyan yung film namin ng platform in this festival given yung theme ng festival. Thank you Sir Chris for giving us a platform, most of all sa organizing team. I have to thank my crew, cast and crew na wala dito, taga Dumaguete po silang lahat, so andito lang yung producer ko, Vezzy Bustamante. Thank you for heading the crew. I have to thank them because kinarag ko sila sa shoot. We had to prepare the shoot in 1 week, in 1 week's time. And then when I went to set, it was a very stressful environment. So very thankful for my cast and crew. Kahit na hindi ko sila friends, ngayon lang kami nagkakilala. I'm very thankful for them. Itong award para to sa mga regional filmmakers, especially Bisaya Master Race. Go! Hi everyone, I can't speak Tagalog, so I'm gonna have to do it in English. So, the winner of the special jury prize for full-length film is... Push Cart Tales! Thank you so much, Aling Puring. Sobrang tinupad mo yung mga pangarap ko.
Thank you so much, Pure Gold, especially Pure Gold Bacolor. Hindi nyo alam na delugyo yung shoot namin, pero sinuportahan nyo kami. Thank you, Pure Gold Bacolor. Maraming salamat din po sa, syempre, sa lahat po ng naniwala dito sa kabaliwan ko sa script na to. To my producers, WAF 1, WAF 2, RSVP, sino pa ba? Tsaka yung practical effects namin na one day lang pero ginawa niyang 3 days kasi naawa sa amin. Tsaka yung, of course, the cast and crew, of course, my cast. Syempre, maraming salamat sa paniniwala niyo sa script at sa material na ito. At yung staff ko, na main staff ko, of course, sina Sir Boy, Roma, ang dami nyo pala. Basta yung lahat po ng core team and my producer, dito pa si Katsi, chat si Dot, yung LM ko, sina Mike, si Gison, lahat po from the drivers, PA, and utility po, lahat po ng tumulong. Dahil naramdaman ko po talaga sa pelikulang ito dahil sa multi-billion budget namin. Ang dami po na talaga nagmamahal sa akin. Sa lahat po ng pelikula ko, ito yung naramdaman ko talaga na ang dami pong naniwala talaga sa, hindi lang po sa akin, sa material na ito. Thank you, Pure Gold, for giving me the creative freedom dahil ito po yung best na regalo sa akin. Sa totoo lang. Gusto ko rin po pasalamatan yung si Sigrid as writer kasi kasi talagang this is the time nung sinusulat ko to, talaga naman marami akong pinagdaraan ng dilubyo sa buhay. At dito ko rin po naisipan gawin ito para actually to inspire also, kasi nga dapat panalo yung team, to inspire filmmakers na never to give up, kahit maging zombie na kayo, never to give up. At hindi laging at the end of the day, ito na yung one day nyo. Thank you.